ano siya, sariling draft niya. Alam mo yun, may sarili siyang tema, may sarili siyang win conditions. At kaya kaya niyang, at ayun, ayun, may sarili siyang basic na gustong maabot. So, all that being said, magiging either close tong laban na to or sobrang snowball sa isang team. Yun lang yung dalawang potential na, I mean, okay, mali. Sorry pala, mali. Kailangan mag-snowball ang Signal Ultra, otherwise all at sa season. Next all Predator, meron silang win condition all throughout the game. At yun na, sinimula na nila. Pakilang beses na to, ilang games na to, guys. Feeling ko masasagot ng mga viewers natin, mga loyal viewers na Next Predator Solid. Ilang beses na naka-first blood yung offlane ng next play Predator Solid. No? Lagi. Tiwala sila sa damage na binibitaw nila. Even Chomanta sa may pinakaharapan. No? Bibigyan lang ng freedom makapasok sa H2O dito. Pero syempre magdadalawang isip yung Signal Ultra. Yung pump pressure at pang agresibo dito ng next play Predator Solid. Hindi yun eh. Hindi yun yung ano, deal breaker eh. Nagkakaroon sila ng freedom. Na makuha lang freely yung jungle nila. Nothing is denied of them. And for this part, meron silang konting lamang. Well, bantayan na lang natin, ladies and gentlemen. Again, sabi nga natin, mas maganda yung composition ngayon ng Signal Ultra kumpara sa previous games. Pero there is a demand for this Kimi and a one member more, no? A 4-1 to be delivered on a side lane. Dapat by 4-minute mark at least, no? Meron toring tinatayaman lang itong Kimi comp na to. Let's see here. Napakalaking effect nung ano, first blood. Ito pala, maganda tong aralin, mga kaibigan. So, kung napansin nyo, panalo agad yung top lane sa next Predator Solid. So, panalo din yung bottom lane. Which alleviates the pressure dun sa mid lane kung nandun sa San Ciclot at makapag-farm siya ako. Farm. Tapos naka-veteran hunter siya dito na emblem. Na gusto mo, nagpa-farm ka lang. Oo. Ayaw mo masyadong lumaban dito. Re-retry mo lang yung mga jungle creeps. Tapos magpa-farm ka, sobrang yaman mo bigla. And look at the way next play Predator Solid is doing there. They're actually camping and staying onto the lanes. Nakasyon ngayon ng Signal Ultra. That is good sa side ng Signal Ultra dito. Pero Chester sa may pinakagitna. Torre pa rin ang focus. Pero hindi mahalaga yung torre. Napansin ko lang. Kung makil man sila dito, na-de-delay pa rin yung pagtulak sa torre. Minion wave will not be enough to finish this turret. Yes, two members is already gone. Para sa member dito na next play Predator Solid, they did get the lead. Pero ayan, kailangan ng next minion wave. Na-delay yung torre. Yep. Ng konti, no? So, 50-50 para sa laban na yon. Still, makapal pa rin eh. I think sobra yung pagkapatay ng tatlong membro para sa ano, yes, delay na yon sa isang torre. Still, nakompleto pa rin naman yung push sa torre. Mm-hmm. So, ito sinasabi natin, win condition Signal Ultra, isa lang. Snowball at makapag-push. They're doing it so far. 7.4k compared to 6.7k. 2 minutes in, nakapush na rin sila ng torre. Ngayon, sa second round ng rotation, again, importante yung alamin nyo yung timings ng mga buffs. Yes. So actually, ang mga professional players ngayon, mapapansin nyo, every 2 minutes 30, nagkakaroon ng laban. Dahil doon yung timing ng buff. Pero ito, itadagyata ng Signal Ultra. Ganda na naman. Dito mula doon kay Kufra, Chester, makakatakbo ba? Hindi na. Hinabol na nga dito ng asong galit na galit. Yeah. At di ginagamit ni Yami yung kanyang ultimate. Ha? Talaga kinukuha niya yung proper timing to get the ultimate. He did went for that one. Nakuha ay si paring Blank. Kufra pa yun na makunat-kunat. This Garbida step. Papababaw ng api ng mga taga-Signal Ultra dito at may ganti. Blank him with the jump onto H2O. Kahit mga ginagawa niya dito, lalo pat walang magagawa pabalik. Pero BMI naman panigurado. Just in case na may sumagot sa kanya mula sa mga membro dito ng Signal Ultra. That is the lead of Signal Ultra now manifesting ang ganda ng pick-up ng Kimi ngayon. Super important mag-snowball sila dito. Turtle, towers. Ito na, second round of buffs. Let's see. Ganda. Alas, ang maganda sa finals na to talaga, tol, kita mo kagad yung trade-offs eh. Sana yun ang makita din ng mga viewers natin na hindi talaga necessarily bara-bara kills lang or makakuha ka lang ng kill. As simple as getting a turret, as simple as getting a camp, denying or getting, kahit as simple as wala kang makuha ang minion, wala kang makuha ang creep. Tamang rotation lang, no? Okay na. Oh, nakaw-crab, nakuha na yan oh! Si Kimi! Gamit yung rocket! Beautiful at Tyrant's Rage. Ginamit na, napatay pa nila yung Claude. Claude without purification kasi. Yan yung kasi nga naman, nag-veteran hunter. Yung running problem dito. So, he needs to be careful. He didn't account, no? Na ang isang talon sa kanya would be the cause of his death. No assurance on that one, especially with no purification. Pero buti na lang nakakuha ulit ng ngert-ngert dito yung aso nating si Cupa. Able to catch a chicken in the mid lane. That is the Kaja going down. Frontline sila Rhea dito. At ito yung maganda talaga. Uptime ng Kimi Tol. Maximum attack speed. Not to mention Soul of Lava. They can easily take turrets for themselves. Gonna be a push. Tier 2 na Torre. Madedepensa naman.
Yeah. May MCU may okay naman. Kaya naman mag-defend dito next year Predator Solid. Ang nakikita ko, I'm seeing Signal Ultra pushing an inhibitor turret. Ang tanong ngayon, curious ako kung paano nila i-commit yung inhibitor tower dive. Pwede yung simulan ng talon ng Kufra? But, yeah, ang maganda dito, yung Kufra, lagi nababait yung mga spells nila. Q-Pa can be even used to actually take that fight. Hinuhulaan nila kung nasan yung Taos, nagtataka sila kung nasan man yon. And yun lang, Taos is forced to burn his flicker as well in the mid. All of that without having to use a Uranus. Na-stop lang yung Uranus. Yeah. This is good. Very good para Signal Ultra. If they want to live to see another game, this first game number 4, is kailangan natin nga ng very creative na draft mula sa kanila. This is a step in the right direction, totally. And they're doing it. They're doing what the draft has promised, right? Uh-oh. That's gonna be a kill. Turtle will be slain by the Kimmy. Kanina nararamdaman mo aggressive pa yung next play Predator Solid, eh. 'Di ba? Pero Signal Ultra, ngayon sila na ngayon yung nambabraso. Sila na ngayon yung mismo nagko-commit. Ang cute naman pala ng racket ng Kimmy. Parang ano sa Mario. Racket sa Mario, chunky. Yung parang bomba. Parang racket ay, ano, torpedo, parang ganun. Torpedo. Well, 1-7 for our running game, 5k on the go lead dito ng Signal Ultra. The Kimmy composition is doing its work in perfect unison, especially with this objective take. Now they are eyeing to actually take the siege dito naman sa may bottom lane at di pa rin sila basta makalapit just because of the cut na ginagawa dito nila Popol and Q-Pa. Pero ayun, complete na, nanahuli. And finally, out of 3, 1 will complete the kill against that Kufra on top of that Divine Judgment. Pero ngayon, lalo pa't walang Divine Judgment, paano nila susolusyonan to? Chumanta on the back lines, pwede yata to, o Trent Inferno kinuha nila. Pero yung problema, ang kate kahit yung damage lang dito na ating Kimmy. At nakuha na ng kill. At hindi yata nakuha ni MB yung ejector din. Hindi nakuha ni MB yung ejector when he went for the flicker. Okay, papuesto si H2O. Tuloy pa rin ang siege dito. Makikita mo na nagbaburn ng time talaga yung mga taga-Signal Ultra to give freedom for the Uranus to go for the push in the top lane. Next play, Predator Solid. All walls are closing in to them. A Signal Ultra has a lead getting thicker and thicker by the time. Okay, mate. At ito. Try nila si Hades. And actually, nag-clear lang dito sa H2 gamit yung Blazing Duet para lang hindi makapush pa yun ng Torre dun sa may top lane. And this is what they have to sacrifice. Nawalan na rin sila ng Purple Buff sa sarili nilang jungle. At mukhang Signal Ultra gusto na rin pumalag dito sa may Batagita. May kumakasa dito. Kufra, nice BMI out. Okay, fast hands. Yep. Fast reaction time as well. Yep, no ultimate for na Kufra. Mm-hmm. Pero doesn't matter, Tole. Turtle timer pa rin tayo. It will be up taken in by the Kimmy kasama at kapamaris din yung Estes. Ganda rin pala. Kaya rin pala kapag may na-divine judgment yung Kaja, ipapop lang ni Estes ult niya. Oo. Enough pa rin to burn the spells. So ang awkward kapag pinalo up mo talaga yung initiate ng Kaja dito. Next play, Predator. This is a game that is not working out in their favor. And I would dare say na medyo in the bag na to ng Signal Ultra. Ulit-ulitin lang nila yung kanilang ginagawa. Kasi ang requirement sa next play, Predator, tol, ano eh, misplay eh. Misposition sa Signal Ultra. Mm-hmm. Patuloy na sinabi natin kanina, Snowball ang natatanging way para manalo dito ang Signal Ultra. At we are so happy to see them. At least now, in a positive note. Kasi lagi silang medyo lugi dito sa layo ng laban. Next Feather Day Strike mula kay Chester, maximum rage. Tama-tama, may punishment ba kay Hades? Meron. Pero yung Torre, buwang yun yata yung mas mamapas sa mapa dito. Torre, buhay pa rin. Tumatayo pa rin dito, Rhea nila ni Trouble. There's the place ito. Well, dapat na tayam nila na shutdown nila. Double kill para kay Chopper. Pero ang sakit ng damage ng Kimmy dito. At yun na nga. Nakompleto pa rin. And willing naman umarap dito si Chujin ML, noting for the fact na wala pa din lumapit sa kanya. Kumuha ng burst dito si Chester, wanna go all in. Pero Estes tol eh. Pero Kimmy, sige, commit. Oh, Chumanta dito. Punit na pinagagawa dito ni Chujin at ni DJ. There is gonna be another timer of 5 seconds sa pinakamaikli member dito ng next play Predator. That is on Yawi. It was a close call. That was it for next play Predator sana para makakuha ng bawi at laban. But Chujin MJ saying na not today. Hindi. I really like this. Yung hindi nirespect ng next play Predator Solid yung economy na lamang ng Signal Ultra. Kasi okay na yun. Hindi nila na-depensa totally. At nakuha sila dalawang kills. At nakita natin na yung disparity ng gold kahit pa lamang ng tao, lugi pa rin sa suntukan, kumbaga.
Ang next play Predators Nolan. SS din eh. SS tsaka ano eh, Kimi eh. Pero kanina I love the way next play Predator is willing to take the fight. Hindi sila basta-basta atras sa isang Kimi, no? Pagligon, pag up nung first spell at saka ultimate ni Parsa, talagang sabi nila, oh sige, laban to. Pero nangyari, yung custom leap ni Tams, pumunta kay Estes. Mm-hmm. Hindi napunta kay Kimi. Siguro baka kung mas napadikit ng mas maaga si Tams doon, just by that sliver of health, nakompleto sana yung kill against the Kimi. Pero eto na po, Lord, ladies and gentlemen, will be taken it easily by Signal Ultra. Waiting for a few moments, they can make another siege on one of these two remaining inhibitor turrets ng Predator Solid. My goodness. I'm surprised na di mo tapos yung laban by 10 minutes. Kasi may cutting mistake, pero it doesn't change the fact na sobrang lamang ngayon yung Signal Ultra. Obviously, ow. Sakit. Nakita mo naman, napapa-ow si Yawi. 1-8 pa. 1-8. Pak! Isang racket. I-clip pa naman ang cooldown nun. Paano pa kaya kung tinamaan yung cloud, no? Pak! Oh my god! Aray! Instant uwi eh! Pag tinatamaan ka ng racket. Instant Lord uwi. Lord na lang inaantay talaga dito. So naka-crystal. BOT tsaka Divine. Mga kaibigan ha, bantayan yung mabuti kung paano maglalaro ngayon dito ang mga taga next play Predator Solid because this is gonna be their final stand. Yep. Glowing Wand and Glowing Wand tapos BOD tapos Crystal. Makati talaga. 11k. Napakayaman. Wow. There's the dive. Pasok dito. Chester with the ultimate. Hindi ko alam kung sino nahila mga kaibigan pero Upperman pala. Hindi pa nagagamit yung Divine Judgment natin dito at nawala. Na rin yung top lane inhibitor turret natin. Mid lane minions are coming in at half health pa lang yung Lord dito. Members of Signal Ultra might be able to get the tag. Tatalon ngayon dito si Paring Black and yeah, babay na to para sa mid lane inhibitor turret. That is it ladies and gentlemen. Only the base remaining para dito sa mga tataga. Next play, Predator Solid. Di pa rin umalis sa member ng Signal Ultra. Ang unang nanguna ay si Paring Cupa. Let's see here. Likod, Joe Manta trying to get the tag towards Black kite back pero minion wave ay wala na sa gitna. Rather onto the bottom lane side. Black once again with the chop. Hinila siya ng Divine Judgment. Ladies and gentlemen, with the minion, with the turret, focusing on Taper. Buhay pa rin yung ating Cupra dito. Tangalahati na yung base dito sa gitna. Na maalam ang isa sa bawat kabila. Pero sa ladies and gentlemen, that's it. Signal Ultra forces their way towards the game number 4. Victory! Beautiful na draft mula dito sa side ng Signal Ultra.